Bago magsimula ay magsitayo muna ang lahat para sa panalangin, pangunahan mo binibining tumalong. Amen. Magandang umaga sa lahat! Bago magsiupo ay pakipulot muna ang mga kalat sa sahig at pakiayos ang hanay ng mga upuan. Maraming salamat, maaari na kayong magsiupo. Class monitor, pakicheck ng attendance at pakilista ng mga lumiban sa klase. Pakibigay ito sa akin mamaya. Maraming salamat. Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral sa paksang tinalakay noong nakaraang tagpo. Ano nga ba ang tinalakay natin nakaraang tagpo? Binibining mante? Tama! Batid ko naintindihan nyo na ang tayutay at mga uri nito. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. Ang tawag sa larong ito ay Pusuan Mo Ako. Magpapaskil ako ng mga hinati ating puso sa ating pisara. Sa kaliwang bahagi ay ang mga larawan na sumisimbolo sa paksang tatalakay natin sa oras na ito. Kung sino makakabuo ng tama sa mga puso ay magkakaroon ng gantimpala. Maliwanag ba? Magsimula na tayo. Tama! Ang lahat ng iyong binuong puso ay tama. May kaugnayan ang mga ginawa natin ito sa paksang tatalakay natin sa oras na ito. Patungkol saan kaya ito binibining pakon? Tama! Ang tatalakay natin sa oras na ito ay patungkol sa teorya ng pinagmula ng wika. Bago natin iyan tatalakayin, ay babasahin muna natin ang mga layunin. Makakamtan lamang natin iyan kapag alam natin ang salitang stop. Is para sa isip, T ang talakayan, AP para sa aktibong partisipasyon. Maasahan ko ba sa stop sa inyo? Maraming salamat. Bago natin talakayin ang teorya ng pinagmula ng wika, alamin muna natin kung ano nga ba ang wika para sa iyong sariling pagpapakaulugan, binibining supilanas. Tama, bigyan si binibining supilanas ng isang bagsak. Isang bagsak, salamat. Ang wika ay isang pagkakakilalanan ng isang bansa. Ayon sa profesor na sina Emmert at Donaghy, 1981, kung ito ay pasalita, ito ay ang mga sistema ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog. Kung ito naman ay pasulat, ito ay ang mga iniugnay sa mga kahulugan na nais iparating sa ibang tao. Saan nagsimula ang wika? Walang nakakaalam kung paano ito nagsimula. Ngunit may mga teorya na nakalap ang mga lingwistika na siyang maaaring magbigay linaw kung paano ito nagsimula. May anim na teorya na pinagmula ng wika. Ano ang unang teorya binibining the part? Tama, ang teorya ng Tore ng Babel. Familiar ba kayo sa Tore ng Babel? Saan nyo ito nabasa, binibining tapon? Tama, bigyan si binibining tapon at binibining the part ng tatlong bagsak. Tatlong bagsak? Ang teorya ng Tore ng Babel ay makikita natin sa Biblia na ayon sa Genesis 11:1-8 na iisa lamang ang ginamit na wika ng sinaunang mga tao. Ngunit naghangad sila na higitan ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos ay iniba-iba nila ang wika upang hindi sila magkaintindihan at hindi magawa ang masamang plano. Ang pangalawang teorya ay teoryang bawaw. Ano ito, binibining the part? Tama, bigyan si binibining the part ng isang bagsak. Ang teoryang bawaw ay ang paggaya ng mga tao sa tunog ng kalikasan at ng mga hayop. Ang pangatlong teorya ay teoryang dingdong na ginagaya ng mga tao ang mga bagay na ginagawa ng mga tao. Ano ang pang-apat na teorya ginoong mahinay? Tama, ang pang-apat na teorya ay ang teoryang pupo na kung saan nakakapagsalita ang mga tao dahil sa masidhing damdamin. Ano ang panglimang teorya binibining ni Nepes? Tama! Bigyan si binibining Nepes ng dalawang bagsak. Ang panglimang teorya ay ang teorya tata, na kung saan natuto ang mga tao magsalita sa kumpas o galaw ng kamay na ginagaya ng kanilang dila. Ano ang pang-anim at panghuling teorya binibining mante? Tama! Ang pang-anim na teorya ay ang tararabong diay, na nagmumula sa tunog ng mga ritual na kalaunan ay nagpabago-bago at nagkakaroon ng kahulugan. At dito nagtatapos ang ating tinalakay sa oras na ito. Kung wala ng katanungan, ay ako ang magtatanong. Bakit nga bahalang pag-aralan ng mga kabataan ang teorya ng mga pinagmula ng wika? Binibining tumalong? Tama! Mahalagang pag-aralan sapagkat ito ay ang ating pinanggalingan at upang tayo ay maging maalam sa ating makulay na kasaysayan. Para sa inyong gawain, ay papangkatin ko ang klase sa tatlo. Gagawa kayo ng isang jingle patungkol sa teorya ng pinagmula ng wika at ilalahad ito sa klase. Ito ang criteria. Sa inyong takdang aralin ay gumawa ng isang sanaysay patungkol sa wika at panitika ng bansa. Ito ang criteria. Katanungan,
Kung wala na, ay magsitayo na ang lahat para sa panapos na panalangin, pangunahan mo, binibining o revelio. Amen. Maraming salamat at paalam.